Kumusta po at welcome muli sa ating cooking episode. At ito na naman ang inyong kaibigan sa Kusinang COFW Lutong Pinoy ay magbabahagi sa inyo ng panibagong lutuing Pinoy ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, kukumustahin muna natin ang ating mga kababayang Pinoy, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na OFW. Ang putahing ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang super tasty duck adobo. Kaya huwag kayong aalis at sisimulan na natin ang ating pagluluto. Bago natin makalimutan, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell para parati kayong updated sa ating mga uploaded videos. Nakahanda na po ang mga ingredients na ating gagamitin at nandito na sa ating harapan. Kaya lang, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ihahanda ang ating karneng pato. Sa putahing ito, gagamit din tayo ng asukal, powdered na paminta, bay leaves, lemon, bell pepper, bawang, sibuyas, luya at green chili. At ganun din, gagamit din tayo ng toyo at patis. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ihahanda ang ating karneng pato. Kailangan lang natin ng matalas na kutsilyo sa prosesong ito para mahiwa natin ito ng maayos. Pagkatapos na natin itong mahiwa, pwede na natin itong isalang para sa ating pagpakulo o yung initial boiling sa loob lamang ng 8 minuto. Pagkatapos sa ating proseso sa paghihiwa, at dito na sa ating harapan ang tamtamang laki ng karneng pato. Maghanda lang tayo ng kaserola at lagyan natin ito ng tubig para magpakulo na tayo sa ating karne. Sa proseso ng ating pagpakulo, maglagay lang tayo ng bay leaves, pamintang buo, at kung mayroon kayong tanglad, pwede na rin tayong maglagay noon kasama na rin ng kunting suka pampaalis ng lansa. Paghaluin lang natin ito at saka natin ito tatakpan para sa boiling process. Ang ating pagpakulo ay tatagal lamang sa loob ng 8 minuto. Para pala sa inyong kaalaman, ang ginagamit nating karneng pato ay yung bata pa para hindi masyadong makunat. At madali lang itong lutuin. Ito na ngayon ang hitsura sa ating karne. Pagkalipas ng 8 minuto nating pagpakulo at hahanguin lang natin para sa ating susunod na proseso. Nahango na natin ang ating karne at itinabi rin natin ang ating duck broth
para gagamitin natin mamaya sa ating pagluluto. At ito na, mag-umpisa na tayo sa ating pangalawang proseso. Igigisa muna natin ang ating mga rekado at nagkasalang na tayo ng ating lutuan. Ito ang ating kawali at nalagyan na din natin ito ng mantika. Painitin lang natin ito saglit. At napainit na natin ang ating mantika at ang una nating igigisa ay ang luya. Kasunod nito ang sibuyas at bawang. At sa puntong ito, pwede natin isunod ang ating pinakuluang karni ng pato. At pwede na rin tayong maglagay ng powder na paminta o black pepper. At ang kasunod naman, pwede na tayong maglagay din ng soy sauce o yung ating regular na ginagamit na toyo. Paghaluin lang natin ito para ma-absorb ng karne ang ating nilagay na pampalasa. At pwede na rin tayong maglagay ng bay leaves muli. At ang kasunod naman, ibubuhos na natin ang ating itinabing duck broth para magkaroon ng kunting sabaw ang ating adobo. At syempre, hindi makumpleto ang ating adobo kung walang anghang. Kaya maglalagay tayo ng green chili at samahan din natin ng Thai red chili. Pwede na rin nating isabay ang ating brown granulated sugar o yung brown sugar na tinatawag natin para pambalanse sa lasa. Para magkaroon ng distinctive taste ang ating duck adobo, maglalagay din tayo ng extracted lime juice. At maya-maya pa ay maglagay din tayo ng patis para hindi na tayo gagamit ng asin. Optional na lang din po ang paglagay ng seasoning. Nasa inyo na din po kung gusto ninyong maglagay pa ng seasoning para sa inyong sariling preference sa panlasa. Pero para sa akin, kung matikman ko ito, tama na kahit wala pang nilalagay na seasoning ay okay na din po ako doon.
Pwede rin tayong magdagdag ng konting toyo kung kinakailangan. At least pasok din sa ating panlasa. Sa puntong ito, sa tingin ko ay ready na ito para sa ating serving. Kaya lang, maglalagay pa tayo ng final touch up, which is the bell pepper. Ito na yung pinakahuling proseso at maya-maya pa, pwede na natin itong serve. So here we go, after half an hour sa ating cooking process, andito na sa ating harapan ang umuusok at pinakamasarap na super tasty duck adobo. At sa muling pagkakataon, ito ang inyong kaibigan sa kusinang COFW Lutong Pinoy ay muling magpapasalamat sa inyong pagpatuloy na pagtangkilik at pagbigay ng suporta sa ating cooking channel.